Eto na nga mga chong, maraming tayong PBA updates. Tony Bishop, napakaganda ng performance sa tune-up game. Justin Brownlee, iniipit, kaya pala wala pa rin desisyon hanggang sa ngayon. Ito nga ang si Justin Brownlee mga chong, ang pinaka-inaabangan. Hindi lang ng Barangay Ginebra, kundi ng mga PBA fans. Dahil sa husay at kaya nitong may contribute sa kanyang koponan na Barangay Ginebra. Bukod sa skills at talent na meron si Brownlee, ay napaka-humble nga nito at down to earth. Kaya naman, marami nga ang nagmamahal sa kanya. Pero ngayong Commissioner's Cup nga mga chong, ay mukhang walang Justin Brownlee na magpaparamdam dahil sa kinakaharap nitong doping issue. Pero hanggang sa ngayon nga mga chong, ay wala pa ring ibinababang hatol kay Justin Brownlee. Ayon niya kay Coach Tim Cone sa kanyang huling interview sa Sports Desk na Tuesday or Wednesday ay ibababa na sa kanila ang hatol. Pero Biyernes na nga mga chong at lampas-lampas na sa ine-expect ng Ginebra Management, pero wala pa ring hatol kay Justin Brownlee. At mukhang iniipit nga nila ang nasabing Barangay Ginebra Resident Import para masira ang karir nito. Alam naman nating lahat mga chong na hindi na nga bumabata itong si Justin Brownlee. Sa kasalukuyan ay 35 years old na nga ito at unti-unti na ngang natatapos ang kanyang prime year at nalalapit na rin yung kanyang pagre-retiro. At ngayon nga na hanggang sa ngayon ay wala pa ring hatol na ibinababa kay Justin Brownlee, ay unti-unti ngang nasasayang yung kanyang panahon na sana ay iginugugol niya ngayon sa Barangay Ginebra. At habang wala ngang suspension na ipinapataw kay Justin Brownlee, ay hindi nga ito pupwedeng maglaro. Hindi rin basta-basta makakapag-practice si Justin Brownlee dahil parte nga ng sanction sa kanya na hindi ito pupwedeng may kasama sa loob ng gym at tanging siya lang mag-isa ang kinakailangan. Para sa akin mga chong, ay napaka-unfair ng nararanasan ngayon ni Justin Brownlee. Ibinigay nga nito ang lahat para matulungan ang Gilas Pilipinas. Kita naman natin noong huling laro nito sa Asian Games na todo bigay ang kanyang performance. Kahit may injury, ay inilaro niya pa rin talaga para sa ating bansa. Nakuha nga niya ang gintong medalya, pero ang naging kapalit ay ang risk ng kanyang basketball career. Isa pa sa hindi katanggap-tanggap ay yung unfair treatment kay Brownlee dahil hindi naman performance enhancing drug ang nakita sa kanyang katawan. Cannabis nga yan kung saan ginagamit bilang pain reliever at pang-relax ng katawan. At ginamit nga yan ni Brownlee para sa kanyang treatment sa kanyang injury. Eto real talk mga chong, hanggat walang binababang hatol kay Justin Brownlee ay hindi nga magsisimula yung suspension para sa kanya. Mas lalo nga lang yang tatagal at mukhang pinapahirapan talaga ng China si Brownlee dahil sa kahihiyan na nakuha nila sa kanilang sariling bansa. Sana lang talaga mga chong ay malampasan ni Justin Brownlee ang mga problema ang kinakaharap niya ngayon at makita natin itong muli sa Barangay Ginebra at Gilas, Pilipinas. Sa kabilang banda, Tony Bishop, napakaganda ng performance sa tune-up game. Kaninang umaga nga mga chong ay naganap yung tune-up game ng Barangay Ginebra kontra Northport Batangpier. At ito nga ang kauna-unahang tune-up game ni Tony Bishop suot-suot ang Barangay Ginebra jersey. Disclaimer lang, wala tayong makikitang actual video dahil sobrang strict nga ng tune-up game ng Barangay Ginebra. Pero ayon nga sa ating mga source, ay napakaganda nga ng ipinakitang performance nitong si Tony Bishop, all-around player. Halos lahat nga daw ng position ay nilaro nito
lalong-lalo na pagdating sa front court position kung saan nadomina ni Bishop ang laro. Maganda nga rin daw yung ipinakitang performance ni Bishop kasama ni Japet Aguilar. Ang dalawang yan nga yung pinakanagdomina sa loob ng Shaded Lane kontra Northport. Bandang huli ay Barangay Ginebra ang nakakuha ng panalo. Panigurado mga tiyong, namamahalin din ng Barangay Ginebra fans itong si Tony Bishop dahil napaka-approachable at humble nga daw nito sa loob ng basketball court. Para sa akin mga tiyong, ay malaki ang tsansa ngayon ng Barangay Ginebra ngayong si Tony Bishop ang papalit pansamantala para kay Justin Brownlee. At naniniwala ko na madadala niya sa finals ang kupunan ni Coach Tim Cone. Sa tune-up game pa nga lang, ay napakaganda na nang ipinapakita nitong si Tony Bishop at talagang pinapatunayan niya na deserve niya na maging import ng Barangay Ginebra. Sana nga lang mga tiyong ay maipagpatuloy yan ni Tony Bishop at paniguradong mas gaganda pa yung laro nito sa Barangay Ginebra habang tumatagal siyang kasama ang kanyang mga bagong teammates. At tingnan na lang natin sa magiging debut game ng Ginebra sa November 17 kung may pagpapatuloy ni Bishop ang kanyang magandang laro.